Good evening po. Ngayon pong gabi ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral mula sa Book of John. Before po tayo mag-start, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na muli kami ay makakapag-aral ng iyong salita. Nananampalataya po kami na ang iyong banal na espiritu ay nasa amin ngayon, na siyang magtuturo sa amin at magbibigay sa amin ng pagkaunawa sa aming pag-aaralan. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so kagabi po na pag-aralan natin sa Book of John chapter 6 na Jesus alone has words of spirit and life and He was God's holy. So ang tunay po na mga disciples ng Lord ay yung mga naniniwala sa mga salita ni Jesus. So ngayon po ang ating topic ay ang ating pag-aaralan ay matatagpuan sa Book of John chapter 7 verses 1 to 52. Okay, so yung John chapter 7 po, naganap po yung pag-preach ni Jesus sa Judea sa Feast of Booths or Feast of Tabernacles. So ito po sa Hebrew ay Sukkot. So ano nga po ba itong feast na ito? Bakit po nila ipinagdiriwang itong Feast of Tabernacles? So ito pong Feast of Tabernacles ay pinagdiriwang ng mga Hudyo tuwing yearly or every year. So nagtatayo po sila ng tents, tapos titira sila doon for 7 days. Habang nandun sila sa loob ng tent, meron din silang mga dinadala na mga food at harvest doon. So ano po ang kahulugan ng selebrasyon na ito para sa kanila? Ito pong Feast of Booths or Feast of Tabernacles ay pag-alala noong panahon na inalis ng Panginoon ang mga Israelita mula sa bayan ng Ehipto patungo doon sa Promised Land. So ito po ay remembrance na ang Lord ay nag-provide ng shelter sa mga Israelites in wilderness. So sa kawalan, meron silang tents na tinirahan. So ito po ay yung pag-alala doon at pag-alala na ang Lord ay nagbigay sa kanila ng provision nung na-establish na sila doon sa Promised Land. So may mga harvest. So grateful sila at thanksgiving ito sa God of Harvest, sa Lord. So kaya sila nagse-celebrate nitong Feast of Booths. Tapos meron silang dala doon na citron, para siyang lemon. Tapos merong mga palm branches. Pinagsasama nila yon at iyon yung wine-wave nila bilang pagpupuri at pasasalamat sa harvest, sa mga provisions na binigay sa kanila ng Lord. So, pag pinagsama mo daw yung citron tsaka yung palm branches, magiging lulaw yung tawag nila. Basahin ko muna po yung sinasabi sa Leviticus 23:33-34 about sa Feast of Tabernacles. Then the Lord spoke to Moses saying, "Speak to the children of Israel saying, 'The 15th day of this 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days to the Lord.'" Kaya 1 week sila doon sa loob ng tents pag nag-celebrate sila nitong feast na ito, Feast of Tabernacles or Sukkot. Okay, so ito po yung verse na reference natin about dun sa Feast of Tabernacles. So tignan natin kung ano ang nangyayari sa John chapter 7. Okay, tignan muna natin yung verses 1 to 9. Kilalanin natin kung sino ang mga kapatid ni Jesus. So, si Jesus po ay mayroong mga kapatid na babae at lalaki sa flesh. So, sino yung mga kapatid niyang lalaki? Meron siyang 4 na kapatid na lalaki at makikita natin yun sa Matthew chapter 13 verse 55. Binigyan ng pangalan. So, ang pangalan ng mga kapatid niyang lalaki ay James, Joseph, Simon, and Judas. So, ano ang nangyayari sa verses 1 to 9? So, si Jesus, nasa Galilea siya.
Sabi ng mga kapatid niya, pumunta siya sa Judea para mag-celebrate, dahil may celebration nga doon ng Feast of Booths or pagtatayo ng kubol, sabi sa Bible na Tagalog, or pagtatayo ng mga tents or tabernacles. So, ang sabi naman sa kanila ni Jesus, doon nga lang siya sa Galilea kasi hindi pa niya panahon. Yung mga kapatid ni Jesus, gusto siyang papuntahin sa Judea dahil nga mayroon doong pista or mayroon doong pagdiriwang sa pagtatayo ng mga kubol. Pero ang Panginoon ay umiiwas pumunta doon at nasa Galilea lang kasi gusto siyang ipapatay ng mga pinuno ng Hudyo. So ano ang sabi sa kanya ng mga kapatid niya? Basahin natin yung verse 4 ng John chapter 7. Sorry, verse 3 to 4. Sabi doon, sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng mga tagasunod mo ang mga ginagawa mo? Dahil walang taong gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Gumagawa ka rin lang ng himala, ipakita mo na sa lahat. Bakit daw nasabi ito ng kanyang kapatid? Dahil sila mismo ay hindi sumasampalataya kay Jesus. So sabi naman sa kanila ng Panginoon na hindi pa nga daw niya time o hindi pa niya panahon. At ang mga tao ay napupuot sa kanya, hindi sa kanyang mga kapatid. Bakit? Dahil inilalantad niya ang kasamaan ng tao, kaya nagagalit sa kanya yung mga tao. So umalis yung kanyang mga kapatid. At pagkatapos nun, ano ang nangyari sa verse 10 to 24? Sa verse 10 to 24, pagkaalis ng mga kapatid ni Jesus, siya or si Jesus ay palihim na pumunta sa Judea. Bakit nga ulit? Dahil gusto siyang, pag nakita siya ng mga pinuno ng Hudyo, gusto siyang padakip or gusto siyang ipapatay. Tingnan natin kung ano ang naganap doon sa 10 to 24. Basahin muna natin yung verse 12. Nung nakarating na siya sa Judea, ano ang nangyari? Nung nakarating na siya sa Judea, marami ang bulong-bulungan. Nakalagay dito, sandali lang po. Verse 12, maraming bulong-bulungan ang mga tao tungkol kay Jesus. May nagsabi, mabuti siyang tao. Sabi naman ng iba, hindi, niloloko lang niya ang mga tao. So, nung nandun na siya, hati yung mga tao pero pabulong lang kasi natatakot nga sila doon sa mga pinuno ng Hudyo, kaya bulong-bulungan. So, noon pa man pala, marami nang mahilig magbulong-bulungan. Okay, so hati yung mga paniniwala. Yung iba, naniniwala kay Jesus. Yung iba naman, sasabihin deceiver. Deceiver daw si Jesus. Pero namangha yung mga pinuno ng Hudyo sa kanya. Nung kalagitnaan na ng pista, pumunta si Jesus sa templo, sabi sa verse 14. Ngayon, ano ang naganap sa templo at ano ang kanyang mga itinuro doon? Tingnan natin ang verse 16 to 17. Kasi namangha sa kanya yung mga pinuno ng Hudyo kung paano niya nalaman ang mga bagay-bagay kung hindi naman daw siya nakapag-aral. So, ang sabi sa kanila ng Panginoon sa verse 16 to 17, hindi galing sa akin ang mga itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Ngayon, paano daw malalaman kung sa Diyos nang galing ang itinuturo or sa tao lang? Sinagot iyon sa verse 18. Paano nga ba malalaman? Sabi doon, ang nagtuturo ng mula sa sarili niyang karunungan ay naghahangad lang ng papurihan siya. Ngunit ang naghahangad na papurihan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi sinungaling. So, ganun pala malalaman. Kung naghahangad ka ng papuri ng tao after mo magturo, ay hindi sa Diyos dahil sariling kakayahan mo ang gustong maangat. Pero kung ang papuri ay ibabalik natin sa Panginoon, iyon ay totoo at hindi sinungaling.
ang sabi ng verse 18. So, ano pa yung sinabi niya nung nandun siya sa templo? Doon sa templo, itinuro din niya at iminulat niya yung mga tao about judgment. Kung paano ba humahatol ang tao. Kasi gusto siyang ipapatay. Dahil at ipadakip, dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ngayon, ang sabi sa kanila ni Jesus, mayroong kautusan na ibinigay si Moses na galing pa sa mga ninuno na about sa pagtutuli. So, bakit sila ay nagtutuli sa araw ng pamamahinga? So, sabi dun sa verse 24, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Bakit niya ito sinabi? Kasi hinusgahan siya ng mga tao na nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Kaya ipinaalala sa kanila ni Jesus na sila nga ay binigyan ng kautusan ni Moses na galing pa sa mga ninuno na about sa pagtutuli. Pero sila mismo ay nagtutuli sa araw ng pamamahinga. Kaya nasabi ni Jesus yung sa verse 24 na huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. So yung judgment ng mga tao sa kanya ay superficial at arrogant. Kaya sabi sa kanila ni Jesus, maging fair naman kayo. Or maging fair and righteous naman yung judgment nyo. Kasi ganun yung arrogant, diba? Parang idinidiin yung mali ng iba para umangat siya at lumutang at maging magmukhang malinis. Pero ang totoo, hindi muna niya tiningnan ang sarili niyang pagkakamali at naghuhusga na lang ayon sa nakikita at naririnig lang. Diba merong symbol yung judicial system, yung Lady Justice, blindfolded, tapos may hawak na balance and sword. Kaya blindfolded yun kasi hindi tayo dapat tumitingin sa status ng isang tao or sa nakita lang natin or sa narinig lang natin. Kailangan ng paglilitis at tamang pag-alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya sabi dito, maging fair naman daw po or maging balanse sa paghusga. Kung hindi basta nakikita lang or sa external, mga ganyan, narinig lang. Kailangan alamin talaga kung ano yung katotohanan. Okay, so yun sa verse 24. Number 3, ano pa yung nangyari doon sa templo habang nandoon siya sa pista ng kubol, pagtatayo ng kubol or Feast of Tabernacles. Sa verse 32 to 36, dito na pumasok yung kanina mga Hudyo, di ba? Mga pinuno ng Hudyo, yung gusto magpapatay at dumakip sa kanya. Dito sa 32 to 36, narinig na ng mga Pariseo yung usap-usapan. Ito na naman yung usap-usapan tungkol kay Jesus. Kaya gusto niya silang ipadakip. So dito, sinabi ni Jesus sa verse 33, sandali nyo lang akong makakasama, at pagkatapos nito'y babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin nyo ako pero hindi nyo makikita, dahil hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. So, eto na naman yung mga tao na nakakarinig. Hati-hati na naman. At dahil ito yung sinabi ng Panginoon, mahiwaga siya, di ba? Or matalinhaga. Kaya sabi ng mga tao, saan kaya niya balak pumunta? Pupunta kaya siya sa bayan ng mga Griego? Dahil doon ay marami ding Hudyo at doon siya mag-preach or mangangaral sa mga Griego. Bakit niya sinabi na hahanapin niyo ako ngunit hindi niyo ako makikita? Dahil hindi kayo makakapunta sa aking pupuntahan. So, iyan yung palaisipan sa mga tao, bakit iyon sinabi ni Jesus. Dahil hindi nga sila naniniwala. So, wala sila ding idea kung ano yung sinasabi niya, kung saan siya pupunta, at bakit hindi siya mapupuntahan. Pero nagre-refer siya doon sa
after niyang mamatay sa krus at pagbalik niya sa langit, hindi makakapunta yung mga tao doon. Okay, so next ay so verse 37 to 39. Ano yung ito yung last, yung sa 37 to 39, ito yung huli at pinakamahalagang araw ng pista. Dito na sinabi ng Panginoon ang tubig na nagbibigay buhay. Ano ba yung tubig na nagbibigay buhay? So, basahin natin yung verse 39. Okay, 37 to 39. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Ito yung tanong, ano yung tubig na tinutukoy dito ng Panginoon? Sabi sa 39, ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na espiritu na malapit nang tanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Hindi pa ipinagkakaloob ng banal na espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. So, iyon po pala yung tubig na pinapatungkulan ni Jesus. Ang tubig na iyon ay ang banal na espiritu na iiwan niya. Ano yung condition sa mga sumasampalataya sa kanya? Ito ay mag-uumapaw sa puso ng mga sumasampalataya sa kanya. So, iyon yung iiwan niya sa atin pagbalik niya sa langit. Iyon yung gusto niyang ipaliwanag sa mga tao. Kaya kung sino man ang nauuhaw at sasampalataya ay makaka-receive or makakatanggap ng tubig na nagbibigay buhay. Okay, sunod ay okay, so sa verse 40 to 44, ano ang paniwala sa kanila? Ano ang paniwala ng mga tao kay Jesus? Usap-usapan na naman, sabi ng iba, siya ay ang Kristo. Ang iba naman ang sabi ay, siya ay hindi Kristo, hindi siya propeta. Bakit nila sinabi na hindi propeta? Kasi ang alam nila, ang Kristo ay magmumula sa bayan ng Jerusalem. Pero si Jesus ay galing sa Galilea. Ito din yung concern ni John the Baptist doon sa Matthew 11:1-3. Kung bakit wala siya sa Jerusalem. Pero diba katulad ng sinabi natin kanina, kaya wala siya sa Jerusalem or wala siya sa Judea, ay dahil gusto siyang ipadakip at ipapatay ng mga pinuno ng Hudyo. So, dito sa verse 45 to 52, ayaw pa rin maniwala ng mga tao kay Jesus. Rejected nga siya sa sarili niyang lahi or rejected siya ng sarili niyang lahi. Sa dito sa sa verses na to, 45 to 52, gusto na siyang ipadakip talaga, pero walang humuli sa kanya. Sabi naman ni, nung narinig naman ni Nicodemus sa verse 50 to 51, na gusto nga ipadakip, ano ang sabi niya sa verse 50 to 51? Ito ulit si Nicodemus. Hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ang isang tao hanggat hindi siya nalilitis at inaalam kung ano ang ginawa niya? Sumagot sila kay Nicodemus, taga Galilea ka rin ba? Magsaliksik ka sa kasulatan at makikita mong walang propetang nanggaling sa Galilea. So yan yung pinagtatalunan ng mga tao na kaya hindi sila, kaya hati na hindi siya pwedeng maging Kristo or hindi siya pwede yung propeta na iniintay natin dahil hindi siya galing sa Jerusalem at galing siya sa Galilea.
So, yan yung sa chapter 7 ng John. Ang conclusion natin dito ay ang Panginoon po ay ganun na lang ang malasakit sa atin dahil hindi niya tayo inabandona. Iniwan niya tayo na may makakasama. Pinag-iwanan niya tayo ng comforter, ng taga-convict, ng taga-sabi ng lahat ng katotohanan sa atin tungkol kay Jesus. At iyon nga po ay ang banal na espiritu. So sabi dito, the Lord will tabernacle with us or with His people. Doon sa mga sumasampalataya, magdudwell siya. Mananahan ang banal na espiritu sa ating mga buhay kung tayo ay sasampalataya at maniniwala. At dahil meron tayong banal na espiritu na mananahan at mananatili, ibig sabihin po, tayo ay mayroong security. Tayo ay mayroong, katulad nung ginawa ng Panginoon, nag-provide siya ng shelter doon sa mga Israelites. Ganun din ang gagawin sa atin ngayong kapanahunan natin ngayon, na magpo-provide siya ng protection and shelter sa atin, na ang ating protection ay hindi nagmumula kung saan tayo nakatira, bahay na bato-bato, sa bubong na mataas at matatag na dingding ba? Hindi. Ang protection natin ay nagmumula sa Creator of all things. At iyon po ay si Jesus. So, ganun yung Holy Spirit na iniwan niya sa atin na magsasatisfy ng ating mga pangailangan at ng ating mga desires, ng ating mga longings. So, siya yung magpo-provide din sa atin ng mga pangailangan natin sa araw-araw. Ano man ang mangyari na hindi niya tayo iiwan, magdudwell at mananahan ang banal na espiritu sa atin. Or the Holy Spirit na kanyang iniwan ay ang kasiguraduhan na may makakasama talaga tayo na mananahan sa atin. The Lord will tabernacle with us. He will dwell with His people. Basta po tayo ay sumasampalataya at may faith na talagang ito po ay dadaloy sa ating buhay. Yung living water, yung Holy Spirit ay magpupuno sa ating mga kakulangan, sa ating mga longing, sa ating mga desires, anuman ang mangyari. Pag sinabi mong mananahan or mananatili, anumang mangyari sa labas, hindi ka iiwan. At iyan po yung ating magiging kasapatan. Kaya ang mga tao na may banal na espiritu na nananahan sa buhay ay mayroong satisfaction. Kaya di ba sabi sa 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is a great gain. Yung contentment po na yon ay hindi dahil tinatamad ka kaya kontento ka na. Pero yun pong contentment na yon ay yung sense of inner confidence based on God's sufficiency. So, ang ating kasapatan ay nagmumula internal palabas, hindi external paloob. Kasi pag external, pag nawala na yan, maghahanap ka na naman ng iba. Hindi ka na naman masasatisfy. Pero kung internal at alam mo na ang iyong sufficiency ay galing sa Panginoon at sa banal na espiritu na nananahan sa atin, ito ay mag-uumapaw at magkakaroon tayo ng satisfaction. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo ay hindi nag-iisa at laging may kasama. So, yun po ang ating pag-aaral ngayong gabing ito. Ang chapter 7 po, nagtapos po siya na at sila sa 53 ay, at sila ay nag-uwi ang lahat. So, ngayon pong gabi, magtatapos tayo na tayo ay magsisitulog at na mahinga ng may pananampalataya na tayo po ay ganun na lang kamahal ng Panginoon dahil hindi niya tayo inabandona. Iniwanan niya tayo ng makakasama at mananahan sa ating mga buhay. Ano man ang mangyari sa labas, sigurado na mayroon tayo, mayroong gagabay sa ating mga ginagawa at sa ating pamumuhay. So, yun lang po ang ating topic for tonight. John chapter 7, 1-52. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagsama mo sa amin ngayong gabing ito sa aming pag-aaral.
Lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa iyo namin ibinabalik. Salamat po dahil ikaw ay may malasakit sa amin at mahal mo po kami. At alam po namin na hindi mo po kami iiwan anuman ang mangyari. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at ang buhay ng aming mga pamilya. So ngayong gabi po, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming maayos na pamamahinga at bukas bagong buhay at bagong pag-asa. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good night po at bukas, samahin niyo po muli kami sa Bible study, John chapter 8. Thank you. Please like and subscribe po sa Horizon Church and Ministry Singapore, YouTube and Facebook. Thank you. Bye.